Maraming nagtanong sa akin nito kung ano daw yung reaction ko dito sa video na to. Actually, dumadaan na rin to sa news feed ko pero hindi ko napapansin ngayon. Papanoorin natin. Pero kahit pa paano may konting idea na ako dito tungkol kay yung AC Garage, Boy AC Garage. So, tingnan natin siya para mapakita ko sa inyo yung at least ano ba yung point of view ko bilang isang dealer din ng sasakyan. Anyway, tingnan natin. Boss, sige, tanongin kita. May alam ko sa loob. Ano ang tawag ko ngayon? Hey, boss, ayusin mo. Tingnan, bossy. Huwag ka magali. Hindi ako nangyari, bossy. Ganito lang talaga ako sa loob. Bossy, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami, inaabutan din ngayon nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang, inaabutan namin na sira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung humi-air, automatic yung access service yan, but non-refundable, for ano yan, bossy, second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new sa inyo. Kasi nga, bossy, kahit modelo, nagkakasira eh. Bossy, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossy, pag yan tinilig sa inyo, pananagutan nyo na hindi namin tinilig sa inyo na bilhin yan. Tama. Ang ulit na kasi, yung pagbayad namin. Bossy, wala na ako doon. Okay. Parang alam ko na yung problema dito. Yung tinutukoy nila yung issue, yung after sales na issue ng sasakyan. Well, anyway, iba kasi yung ano, iba kasi yung kinumpara niya yung sarili niya dito sa bilang isang seller na nangyari daw sa kanila, segundo pa lang, minuto pa lang nang nabili nilang sasakyan, nagkaroon na ng problema. Well, kapag buy and sell ka kasi talaga, ganun yung risk mo sa pagbili ng sasakyan. And responsibility mo na talaga yun, liability mo na talaga yun. Dapat bago mo ibenta yung sasakyan, maayos na talaga siya. Hindi pwedeng ipapasa mo sa buyer mo yung naging burden mo. Yung losses mo, hindi pwede may pasa mo sa losses na maging losses din siya ng kliyente. Anyway, basta, tuloy. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumapas kami. Hey, bossing ka na to. Dinalik agad natin kasi kumiri. Oo nga, bossing. May kasulatan niya na as this man is received in good condition. Okay, so, di ko natatapusin yung video. Ganito na lang. Na-mention niya na kasi. Yung term na as is where is, okay. This is commonly used talaga sa pagbili ng mga second hand ng sasakyan. Maririnig niyo yan palagi sa mga car dealers or sa mga deed of sale na mga ginagawa kapag bumibili ng second hand na sasakyan. Now, when we say as is where is basis, iba-iba kasi yung ano na yan eh. Iba-iba yung pananaw, iba-iba yung point of view. Pero ilagay natin sa point of view muna ng bilang isang seller. Okay. So, pag sinabi kasi na as is where is basis talaga, kapag binayaran nyo na yung sasakyan, kapag nagkasundo na kayo, tapos okay na, nagsettle na kayo, nagpirmahan na kayo ng deed of sale, tapos po talaga yung usapan. Whatever man na mangyari sa sasakyan after that contract, labas na talaga yung seller. Yun po yung ibig sabihin ng as is where is basis. Pero syempre, May mga consideration na mga kailangan gawin. Now, bilang buyer naman kasi, may mga kanya-kanya tayong responsibility, buyer and seller. So, dun sa buyer naman, syempre dapat before or prior mo bayaran yung isang sasakyan or bago ka man magpirma ng isang kontrata, dapat talaga chine-check nyo mabuti. Actually, yun kasi yung risk. Base kasi sa na-observe ko dito, eto si Boy AC Garage, karamihan sa mga binibenta niya, mabababang modelo talaga ng sasakyan. So talagang mura yung sasakyan. So ang risk kasi sa ganon, the cheaper the price, the higher the chances na talagang may problema yung sasakyan. So yun yung pinaka-problema doon. Kaya bilang isang buyer, kapag bibili po talaga ng sasakyan, responsibility mo din or responsibility mo din na dapat i-check mabuti yung sasakyan. Pangalawa, magsama ka ng pinakamagaling mong mekaniko, lalong-lalo na kung ang bibilhin yung sasakyan, ganito na talagang murang-mura. Kasi pag sinabi natin mura na sasakyan, talagang chances are may mga problema talaga yung sasakyan. So, napakalaki ng risk. So, sa akin naman, bilang isang seller,
ako kasi hindi ako gaano, or sabihin natin, maingat din talaga ako sa pagbili or sa pagpili or sa pagbenta ng sasakyan. Kaya kung makikita nyo sa marketplace ko, makikita nyo sa page ko, bibihira po ako magbenta ng talagang mabababang model na. Kasi sobrang taas na po talaga ng risk na mayroon po yung problema. Ngayon, sa akin naman, actually never pa sa akin nangyari na after ilang minutes, ilang days, ilang weeks, nagkasira yung sasakyan. So, may mga nangyari sa akin, months na talaga yung lumipas. Pero still, dahil sa galing-galing naman sa amin yung sasakyan, talagang ina-assist namin and tinutulungan namin na ma-repair yung sasakyan. I remember one time, kung naalala nyo, napanood nyo po yung MUX na in-apply ng financing sa amin. And after 2 weeks, nag-complain na sila. Sabi nila, Sir Ton, mukhang may problema yung clutch nito. Tapos, yun, mga after lang week, nagkaroon na talaga ng, I mean, hindi pa pala yung weeks ha, naalala ko, parang days pa lang yata yun. Anyway, balikan lang natin ang video. Pero talagang sinagot po namin yung expenses noon. So, umabot kami noon ng almost 40,000 sa expenses. And that's part of the business kasi. Pag nagninegosyo ka, talagang mayroong risk na pwede kang matalo, pwede ka rin manalo. Now, sa ganitong scenario kasi, parang ano na lang yan eh. Parang, magpapakiramdaman na lang kayo na parang hindi na siya more on ang proper term ito, hindi na siya more on pera na lang yung maglalaro. Syempre magkakaroon ka rin talaga ng consideration, lalong-lalo na kung nakikita mo sa buyer mo na talagang hard-earned money din nila yung sasakyan. Well, anyway, hindi rin kasi natin masisisi yung mga buyer, lalong-lalo na kung first time nila. So, syempre, andyan yung excitement. That's why kami po mga kapatid, talagang ini-encourage po talaga namin na bago po kayo bumili ng sasakyan, make sure na napag-aaralan nyo yung sasakyan, make sure na ma-check nyo yung sasakyan, ma-test drive nyo yung sasakyan. Pwede naman kayo magbigay ng panggas or pang-diesel kahit 500, 1,000. What is 500 or 1,000 na gas nyo or diesel nyo para may takbo nyo nung malayo. And magsama po kayo ng trusted na mekaniko. So, by that, for sure, makikita nyo kung ano talaga yung issues ng sasakyan. And sa amin naman, sa part naman namin, palagi ko po ito nami-mention na mostly ng sasakyan na binibenta ko, talagang ginagamit ko muna siya for a week. Minsan, 2 weeks, 3 weeks, minsan in a month, para na-observe po talaga kung anong problema ng sasakyan. Usually kasi, ang problema ng sasakyan, hindi mo po siya ma-observe in just 1 day or 2 days or 3 days mo nagamit ng sasakyan. Minsan ma-observe mo siya kapag 1 week na sa'yo, 2 months na sa'yo, or 3 months na sa'yo. So, yun na lang mga kapatid. Huwag na natin to pagtuunan gaano ng pansin na video na to kasi for respeto na lang sa kanila. Bahala na sila. Basta yun na lang sa mga buyer, check palagi. And pakaingatan natin yung mga hard-earned money natin. Okay? Thank you very much and keep safe, everybody.